Good afternoon, mga katanim. Andito kami ngayon sa Kainta, no? Sa Greenland Subdivision, no? Phase 2. No? Katapat ng basketball court. Kaya kung malapit kayo dito sa Greenland Subdivision, alam nyo na, mayroon na ditong hydroponic setup. So mag-i-start pa lang kami ngayon ni Kuya Edward. Okay, pakilala ka naman. Ano pala si Edward? Edward, anong work mo, sir? Malayo sa hydroponics eh. Mostly sa industrial. Oh, sa industrial. Pero susubukan niya ngayon ang mag-hydroponics. So mag-start tayo. Iniinit na namin yung lata at aming magic wand, no? Itong soldering iron. Kasi bubutasin natin ngayon from scratch, no? Start tayo ng hydroponic natin from scratch. Bubutasin natin yung ating styro cup. So ito yung pangkapi natin. So ganito to, mga katanim, no? Ipapakita natin kung paano butasin to. So ganyan, bubutasin na natin to. Okay? So lalagyan lang natin siya ng gatla. Yung parang isipin natin na magiging net caps to. No, net pot, no, yung parang paso. Ito kasi yung medium natin na pagtataniman natin yung mag-hold ng ating cocopit. So lalagyan natin to ng cocopit, no. Oh, later on, bubutasan natin yan. Wala namang counts kung ilan butas. Pero sa akin, mga ganyang spacing, no, ganyang ano, tapos bubutasan nito natin dito sa gitna, mas maganda para makalabas yung roots. No? So, tapusin natin to. So, ang haba nito is parang 1 inch lang, no? O, ang haba nung gatla niya from the cup. Para from the base, no, ng cup niya. Yan. So makikita nyo, may butas sa gitna, may ganyan. So yan yung ating net cap. Kasi ilalagay natin yung cocopit dito later. So ang tawag ng setup natin sa ganito, sa hydroponic, ay Kratky. Kratky hydroponic. So iba yung NFT, iba yung Kratky. Ang NFT ay nutrient film technique. Ang Kratky naman, kagandahan dito, ay di ka nagagamit ng kuryente. Pero hindi circulating yung tubig mo. May sistema naman na nasa pipe ka, pwedeng NFT yun, pwedeng Kratky. Pag sinabing NFT, i-circulating na yung tubig mo doon sa pipe. NFT, Nutrient Film Technique. Okay. Sa base natin, sa case natin dito, since mag-start pa lang tayo, I recommend, mga katanim, kung mag-start ka pa lang, umpisa tayo sa Kratky. No? So, ito yung ating net cap na, may kita mo. Ayan. Oh, butas na. So, meron din Kratky, katanim na, nasa pipe. Yun naman, non-circulating din ang tubig, nakakulong. Kumbaga yung end cap mo, yung parang pangsaradong sa pipe, nandoon. Non-circulating ang tubig. Lalagyan mo rin ng tubig, then pwede mo yan ilagay. Okay? Doon sa pipe. Kung ma-imagine natin yung pipe, ilulubog natin doon sa loob. So, may pambutas naman doon, diba, na bilog. Yun, ha? Magkakasya to. Okay? Then, ang tubig natin, remember, kung magta-transplant na tayo na meron na tayong seedlings, ang tubig natin, dapat nakaka-touch dito. From the start. From the start, nakaka-touch, no? Pag meron ng true leaves yung ating seedlings, pwede na i-transplant, kasi from germination, it should be 12 days. No? Pag 12 days na, pwede na tayo mag-transfer doon sa ating pipe or sa Starbucks na gagamitin natin. No? From the start, kailangan sumasayad yung tubig. Okay? Habang nag-grow yung tanim natin, humahaba yung roots, huwag natin i-refill. Hindi i-refill. Kumbaga, pag humaba na yung roots dyan, hayaan natin na mayroong space yung tubig. Yung lalagyan lang natin ng tubig, yung roots na lang pababa. Yung dulo, yung weak ng roots. Okay, pero yung cup natin hanggang dito, hayaan na natin na may space siya ng hangin sa hangin. Ang tawag dito ay roots. No? Yung dito ang nutrient roots. So this time naman, kung titingnan natin ito, ito yung ating grow box, grow medium. Pwede tayong gumamit ng grape box. Ito yung grape box natin na nahihingi sa palengke, no? Yung nagaya ng grapes, prutas. Kung makita mo, ito yung makapal, ito yung manipis. Diba? Makapal, manipis.
Itong makapal, ito yung lalagyan natin ng base, yung tubig. Ito yung manipis, no? Ito yung bubutasan natin. Okay? Sa butas natin, balik gaganyan natin yan, no? Kailangan, yung sa ano naman kasi, ang ginugrow natin dito, ay yung mga halamang gulay na leafy vegetables lang. So, ang roots noon, mababaw lang kailangan niya. Hindi niya kailangan ng malalalim, hindi niya kailangan na lumaki yung roots niya. Pero kung kailangan mo siyang pabungahin, yung mga magtatanim ka ng mga namumungang gulay, eh kailangan malalim. Oo, gagamit ka na ng timba o yung mga Wilkins, bote ng Wilkins. Pero yon dahil sa yon manipis, eh kailangan natin ng balutan ng insulation foam. No, ito, hindi mo kailangan ng balutan ng insulation foam kasi hindi na ito umiinit sa loob. Kailangan yung nutrients natin dito sa loob, eh hindi uminit. Ang problema lang natin dito, kasi may mga butas ito, isasapinan natin ang plastic. Kaya lalagyan natin ito ng plastic lining. Ang ginagamit ko na plastic lining dito ay yung lagayan ng basura. Yung garbage bag. Oo. Yung garbage bag ang inaano ko dito, nilalagay. So later on, babalutan natin to. Wala naman required na kung paano yung pagbalot. Basta lang ano natin dito, ay masapinan tong butas. No? Ang iba, ginagamitan ng packaging tape. Oo. Ang problema lang sa packaging tape, once na nababasa na siya, natutuklap. Natutuklap dito sa styro. So, ang di ko pa na-try kung yung duct tape, eh pwede. No? Sa pagpapatungan naman natin ito, yung base nito, hindi natin pwede siyang ipatong dito sa yero. Mainit. Kasi iinit din yung ating nutrient solution. So, much better kung ganito yung patungan natin, eh pwede. No? Basta pantay lang siya, may singawan siya sa ilalim, mas maganda. Kasi kailangan natin ma-maintain yung lamig. At kailangan natin bubungan ito ng clear. Hindi trapala, dapat clear na nakakapasok yung init ng araw, yung sinag ng araw. Ang butas naman ito, eh depende sa gusto mo. Meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? 8. So pwede natin butasin ganun. Nasa na. Ano? So pagbutas nito, okay. So the way lang na gawin ko to, ganito lang. Okay. Isa. Dalawa. Kung susukatin mo, sakto yan. Okay. So ang ginamit po natin dito na pambutas ay courtesy ni Mario. Yung KitKat, yung pagkain ng, yung lagay ng lata ng pagkain ng pusa. Kasi yan po ay sakto. No? Sasakto po yan. Okay. Di ba kay Johnny marami yan? Ikaw sabihin niyo si Mang Johnny. So, dito, ang butas natin dito, 8. No? Pero kung ako masusunod, mas maganda, mas malayo yung spacing. Kasi ang lettuce, kung itatanim natin lettuce dito, imagine mo, ang lettuce, nalaki siya, na halos ganito. O kasi laki ng katawan ko. No, magsisiksikan siya dyan. No? Hindi siya masyado mag-grow ng maganda. No? Yon. So, yan, hanggang 8 lang. Pero ang ano ko, sa akin, kung nagtanim ako, 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala dito sa gitna. Para kaya niyang lumaki ng malaki talaga. So, ito naman, itatakpan ulit natin kahit packaging tape na. Hindi naman natin ito lalagyan ng tubig. Packaging tape na. Kasi ang magiging problema lang natin dito, dadaanan siya ng lamok. Papunta dun sa reservoir natin. So, ngayon, natapos na tayo. Babalutin natin itong base. Nagawa na natin, lagyan ng lining, plastic lining yung base. Yung takip, linagyan natin ng cover para lang sa lamok. No? Para lalakit natin dyan. Okay, so ready na yung dalawang grow boxes natin na naglalaman kada isa, 8. So mayroon tayong 16 heads per month ang pwede natin i-harvest. So, anong per month? No, 1 month. Ano? Kaya prior ka lang mag-harvest nito, 15 days before your harvest, mag-start ka na magtanim ulit. Magpunla.
So, yun yung gagawin natin ngayon. Magtatanim tayo. Okay. Okay. Kung dito natin ito pepesto, kailangan natin itong bubunga ng UV plastic. No? Kahit pa ganun. Tapos ito, lalagyan mo ito ng net para hindi ka na gumastos ng insecticide, pesticide. Ang gamitin mo dito ay fine mesh. Na may nabibili naman ang tawag doon, fine mesh. Yung ganun. Yan. Okay lang. Ang haba naman yan is 2.4 meters. No, from top 2.4, kahit hanggang dito mo na lang. No. So, yan. Makuberan mo lang yan ng net. Tapos, huwag mo siyang ipapesto na malapit dito. Kasi yung angge, papasukin pa din. So, ilalayo mo siya ng bahagya, mga ganyan, na may distance ka. So, dahil sa Kratky ang ano natin, Kratky yung method natin, lalagyan natin itong cups na to. Lalagyan natin yan ang cups na yan ng kalahating kokopit. Ito. Oo. Yan, sobra na yan. Sobra. The way na magtalim tayo sa Kratky, kung Kratky ang method natin, kailangan kalahati. Kasi kailangan natin palabasin yung roots. No? Unlike sa NFT, puno siya para yung roots lang na dito lang sa loob. Yung sa NFT, walang butas. Meron, slit. Napakaliit lang na slit niya. Maliit na slit. Unlike so, ito. Unlike nito, kasi sa NFT, more on capillary action. Pag nabasa yung cockpit, i-absorb niya lang. So, ngayon, na nailagay na natin yung ating seeds, babasain natin ito ng konti. No? Na magkaroon lang siya ng capillary action, umangat lang yung tubig. Pero wag overwater. Kasi pag na-overwater, hindi yan tutubo. No? Ay, ganun? Oo, di yan tutubo. Kailangan konti lang yan. Ganyan lang siya. Yan. Tapos ilalagay mo lang siya dyan sa may tubig niyan. So, i-maintain mo lang siya. Oo, di lang talaga. I-maintain mo lang siya na meron siyang ganyan na tubig. Okay, na kunting tubig lang. Parang wala nga sa 1 inch yan, di ba? Parang 0.5 lang, inches lang. So, ganun lang. No. Hayaan mo lang siya na ganyan. Ang problema mo dito, pag may ibon, tutukain yan. No? Tutukain ang ibon yan. Akala nila, pagkain nila. Oo. Oh. So, yon. Habang hindi pa tumutubo, so, ito yung mangyari. From germination na tumubo na yan, bibilang ka ng 6 days. Oo. After the 6 days, lalagay ka na dyan ng half strength ng nutrient solution. So, ang ginagamit ko ay Nutrihydro. So, Nutrihydro lettuce formula. A at saka B. Ito na yung bago nilang packaging na nandito na yung sa instruction kung ilan TDS or PPM ang kailangan mong imit. So, nandiyan sa instruction kung 2 ml sa 2 liters, 2 ml nitong A at 2 ml nitong B, no? Sa 2 liters ng tubig, ay kaya mo nang ma-hit ang 550 to 650 na TDS or PPM. Siya nga pala, ang bagong packaging mga katanim nila ay nandito na ganito. No? Kasama na dito yung iron. Yung lumang packaging ng Nutrihydro ay ganito na A at saka B, hindi kasama yung iron, separate pa. Okay? O, ito sa'yo na to. Same lang din ang instruction. Okay? Then, ito yung gagamitin natin na bago. Pag dumating ka na sa point na kailangan mo na maglagay ng nutrient solution. 6 days yan onwards. From the 6 days to 12 days, half strength. No? So, kung 1 ml to sa 2 liters, ang gagawin, kung 2 ml to sa 2 liters, ang gagawin mo nito ay 2 ml sa 4 liters para maging half strength. 2 ml sa 2 liters, pure strength 'yan. Full strength 'yan, no, no. Pero kung half strength mo, pero 1 ml sa 2 liters or 2 ml sa 4 liters. Okay? So ganyan. So ito 'yung bago nila, no. Meron kung gusto mo nang magtanim ng namumungang gulay. Sa mga namumungang gulay, kung gusto mo na magtanim, hindi ito yung gagamitin natin na lettuce. Ang gagamitin natin ay itong Nutrihydro fruit bearing formula. Oo. So, meron siyang 3 parts, no? Solution A, solution B, at saka ito yung solution
C. Nakalagay naman dyan, fruit bearing. Okay? So, kung gusto mo naman magtanim ng pechay, leafy naman ang kakailanganin mo. Now, leafy vegetables. Yung kakailanganin mo na Nutrihydro. So, ito yung bagong packaging naman ng fruit bearing ni Nutrihydro. 3 parts na siya. Okay? Nabibili ito sa Lazada or Shopee. O, pwede ka dito bumili sa Lazada or Shopee. I-order mo lang, search mo lang Nutrihydro. O. So, yan. Ngayon, mag-aantay tayo ngayon ng 12 days para dito. Para ma-i-transplant natin dito ng maayos. Nang sabihin natin, may transplant natin dito hanggang mag-grow siya. So ngayon, na nag-germinate pa lang tayo, aantay ka dyan ng 12 days. Ayan yung germination. Germination process niya, 12 days. Inaabot minsan niya ng 15 days. After that, lilipat natin dito. Iaangat na. Oo, iaangat mo siya. Pero yung water na, dadagdagan mo na siya ng half strength nuts. So yung tinuro ko sa'yo, gamit ito. During the cycle ng germination niya. Half strength lang. Pagdating ng 12 days, full strength na. Gamit itong Nutrihydro na to. Okay? Now, dahil sa mayroon tayong dalang seedlings, gamit ang Rincon. This is Rincon ng Rijkswan. Imported seeds. Galing sa Netherlands. So, ang family niya ay romaine lettuce. Romaine. So, this is 15 days. So, saktong-sakto to para i-transfer natin sa grow box. So, kakailanganin natin mga 10 liters of water para lagyan natin to. Then, ta-transfer. Plant natin to. Ito, hayaan lang natin dyan para yan dyan. Okay? Ito naman, para dito. Yan. Ito naman, tutubigan natin para malagyan natin ang mataniman na natin ito at igugrow na natin to hanggang 30 days siya. Hanggang 30 days? Oo. Sa 30 days na yan, di na maubos ang tubig dyan. Okay, so 30 days to hanggang lumaki na to. Lalaki ang tanim natin basta naarawan. Okay, yun lang. Bago ako magtanim, lagi kong chinecheck yung tubig, yung source of water mo. So ito naman, tubig mo ay Manila water. So sa akin, Manila water din ang gamit ko. Ikaw nasa kainta ka. Sa akin ay nasa 63. Pag tinetest ko yung tubig ko, 63. So ikaw ngayon, ay 50 mas mababa dito. The more na mababa, mas maganda gamitin. Marami nagtatanong sa akin, pwede ba yung tubig ko galing sa Imbornal, no? O galing sa Dipwell, galing sa kanal, galing sa bukal. Lagi ko lang sasagot, basta naiinom ng tao yung tubig, pwedeng gamitin sa hydroponic. Kung hindi mo kaya inumin yan, huwag mong gamitin sa hydroponic. Gusto ko rin dalhin to sa Pangasinan, kaso yung problema natin doon ay yung source of water. So kung magdadala tayo doon, kailangan ko ng mga 5-stage na filter. I-filter ko muna yung tubig. Kasi ang source of water natin doon ay deep well. Di ba? So yun. Then, lagi kong chine-check, after ko i-check yung PPM o TDS, itong pH. No? Ang kagandahan kasi ng pH, makikita natin yung optimum absorption ng tanim. Ang range natin ay 5.5 to 6.5 kung lettuce. Pero ako, 5.5 to 6.0 lang ako. Okay? Mas maganda kung ang tubig natin, ma-check natin mataas ang pH. Kasi pag linagyan natin ng nutrient solution, bababa yan. Sa bahay, 7.68 lagi ang pH ng tubig ko. Dito, 7 point, ayan, tumataas pa. Okay yan, mas maganda yan na mataas ang pH. Kumbaga, nasa alkaline na to. No, kasi pag bumaba yan, ang 7 kasi, neutral. Above 7, alkaline. Below 7, acidity. Tama? Alam na alam mo rin. No? So, yan ang ano natin, nandito yung puhunan natin sa pagtatanim. Kailangan correct ang pH palagi. No? Kailangan nasa 5.5 ka to 6.0. Kanina yung ginamit mong pang-test,
TDS meter 'yon. TDS. TDS, oo. Oh. Ito naman pH naman 7.38. Okay. So dadagdagan natin 'yan ng nutrient solution. Ang ginagamit ko ay yung NutriHydro. Ito yung may recommend ko talaga sa lahat. So this time, bago ng packaging niya, ulitin ko, yung B niya ay mayroon ng iron, chelated iron. So maglalagay tayo dito ng ilalagay natin liters of tubig dito. Nakatatlo kang 4 liters. Nasa 12. So 12, 2 ml ang gagamitin natin. Yung 6 days, yun yung half strength. Half strength lang. Yun yung 1 ml per 2 liter. Yes, correct. 1 ml dito per 2 liter. So ito yon. No. Ito yung seedling natin ay tatanim dito. Kailangan pala pag nagtanim ka dito, iaabot ng ganyan sa umpisa. No, makakapag deep siya sa tubig. Okay? Okay, hanggang sa humaba ang roots, wag na natin siya i-refill. Hayaan na natin siya hanggang makapag harvest tayo. Pag na-accidentally refill siya, Kailangan mo siyang i-check yung ating TDS at pH. Okay. Na itatama mo ang pH niya sa 5.5 to 6.0 at saka yung TDS niya o PPM niya na nasa hanggang 750. Okay. Okay, hanggang 700 PPM. Lang. PPM. More than that, hindi pwede. Below that, under ka naman. So 550 to 700 ang makuha kailangan natin dito. Kasi ililest natin yung 50 na available na nandyan sa tubig mo. Okay? So kailangan natin lagay ng 12 ml. No? Tapos saka natin ilalagay yung B. Ah, A muna. Oo, tapos halo. Then saka natin ilalagay yung A. At kung alin man sa dalawa mauna. Pag ilagay mo yung A, halo. Bago mo ilagay yung B. Saka mo ulit halo. No? So 698, less mo ng 50 yung presence niya na nutrient solution na dati. Yung ano mang PPM niya, ano merong microorganism na dyan na sa tubig. Na yan. So ngayon, i-check naman natin yung pH. Ang pH na sinusunod natin ay 5.5 to 6.0. Pero sa lettuce, sinasabi ng sa lettuce is 5.5 to 6.5. Okay na. During the growth cycle niyan, no, bumababa yung ating pH. Kaya kakailanganin natin ng pH up. Okay? Kasi kailangan natin ma-meet yung ano ng pH na 5.5 to 6.0. During the cycle, babagsak yan. Minsan, umaabot na yan ng 5. Okay? So, kailangan natin tong pH up. No? Sa'yo na rin yan. Ito pH daw. Nabibili din yan sa Lazada at Shopee. Gawa niya ni NutriHydro. So, itatype mo lang doon sa Lazada at Shopee, NutriHydro, makbibili mo yan. Okay? So, ito gagamitin lang kapag mataas. Pag mataas. Gagamitin natin ang pH down. Okay. Pero pagpasok naman na siya sa level, no need. To 6.5. Pwede yon, no? So, i-check natin yung pH. So, 6.53. Ulitin natin. 6.50. Pasok. Diba? Pwede natin lagyan ng pH down. Diba? Kung gusto natin ilagay sa 5.5 to 6.0. Ako kasi pa nagtatanim ako, lagi ako sa 5.5 to 6.0. So 6.56, no? Kailangan natin ng pH down. Okay, so gagamitin natin pH down. Kunting patak lang. No? Kasi 0.5 lang naman kailangan natin eh. Okay. Then haluin natin. So, pag transfer mo niyan, ganitong-ganito ang gagawin mo. Kuha mo, pag pH down ka, lalagyan mo rin ito. Asa na 'yon? Ito. So, okay na 'yan. Ngayon, tatakip na natin 'to. So, pag na-check mo na 'yung pH at saka TDS mo, na okay na siya. Tatakpan na natin. Pasok na siya sa range, di ba? Tatakip mo na siya ganon. Kung sa natakpan mo na, ito transfer mo na to. Sige, kailangan siya mag-touch yung
tubig dito sa cup. Pero never mo na siya i-refill during the whole cycle. 30 days ang bibilanghin natin dyan. Ah, 30 days? Oo. From today? From today. Yan. And then, lettuce yan? Lettuce po yan, romaine lettuce po. Rincon ng Rikes One. So, dyan na tayo nagtatapos ng ating tutorial. Brought to you by Katanim and NutriHydro. Ayos! Yay! Certified Katanim na to. Wala lang diploma. No? So, ganyan lang. Napakasimple, di ba? Sa startup lang talaga, yun yung mahirap.